Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Usap-usapan ngayon sa social media itong nakaambang pagpalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport papunta sa Ferdinand E. Marcos International. Ito ay base sa panukala ng isang kongresista na palitan ang pangalan. Saad ng mambabatas, dapat daw na ipanghalan ito kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sapagkat siya naman ang nagpasigla ng paliparan na ito. Nanungkulan ang Pangulong Ferdinand Marcos mula noong 1965 hanggang 1986. Subalit ang pahayag na ito ay lalong ikinagulat ni Chris Aquino at talaga namang nagalit siya. Ayon sa kanya, sana ay hindi kalimutan ng mga tao ang pagbubuwis ng buhay ng kanyang ama, sanhi upang ito di umano ay maging bayani at ang kanyang ina na tinaguri ang ina ng demokrasya. Subalit ayon naman sa ilang netizen, let us stop naming places after people. Let us just name them according to their location. Like Manila International Airport of Cebu, International, etc. Besides those projects, I believe then were I constructed through taxpayers' money. Ito ang pahayag ng isang netizen. At sabi naman ng iilan, much better back to old NIB Manila International Airport to avoid conflict because nobody owns the airport but the Filipino people. For me, with due respect to the good congressman, think of House Bill more beneficial to the nation. Correct po ba ako? Thank you so much. Maging itong si Senador Drelon ay hindi rin sang-ayon sa pagpapalit ng pangalan. Ayon sa kanya, this obvious attempt for Inquisition is actually a disfavor to President Marcos Jr. It will not augur well the call of unity of the Marcos administration. Leave na iya alone. Ayon kay Senator Drelon. Nagpahayag din ng kanyang saloobin itong si Senador Soberi patungkol sa isyo at narito ang kanyang pahayag. Mas pabor na lang gawin na lang natin Manila International Airport. Balik na lang natin sa original name. If no one will agree on a particular family name, kasi siyempre yellow against red na naman yan, di neutral na lang tayo. Well mga kaibigan, maganda po sana kung maipapangalan ito sa pangulong, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil una, siya naman ang nag-umpisa. Siya ang nagpaganda. At talagang karapat-dapat. Sa aking pagkakaalam, wala namang gaanong kontribusyon si Ninoy Aquino sa paliparang yun. Maliban lamang kung saan doon siya binarel at sa pagkakadeklara na siya di umano ay bayani. Pero sa usapin na isinusulong ng ating pamahalaan patungkol sa tinatawag na unity o pagkakaisa, mas mainam po na ilagay ito sa dating pangalan. Dahil una, walang magiging bakas ng politika o halong kulay. Although alam natin na ito ay gawa ng Pangulong Ferdinand Marcos, pero mas higit na magiging maganda at magiging maluwag o katanggap-tanggap pagdating ng panahon sa mga taong hindi sang-ayon sa ngayon kung ito ay ibabalik sa dating pangalan. Marahil kung gusto natin magbigay ng pangalan ng isang paliparan para sa ating butihing Ferdinand Marcos ay may mga pagkakataon naman siguro na magbukas ng paliparan pa or may mga programa. Halimbawa, sa Bulacan or sa Ilocos, malay natin, ipangalan yan kay Ferdinand Marcos. Dito, mas higit na magiging katanggap-tanggap ng tao at maiiwasan ang pagkakawatak-watak nito. Ang layunin lamang natin ay masuportahan unity o pagkakaisa. Sa katunayan, ayon nga ho sa pahayag nila sa Malacanang ay wala or hindi ito ang priority ng ating Pangulo, kundi ang kanyang priority
na dapat na isulong ay ang problema o matugunan ang problema sa pagtataas ng ating mga commodities at maisaayos ang agrikultura at pagsasaka. Well, mga kaibigan, napakalaking issue po ito sa ngayon sapagkat talaga namang laman ng social media at napaka-viral. Nasalihan pa ng iba't ibang opinion ng magkabilang panig at ng mga supporters. Higit lalo ngayon na tila umiinit at umiinit ang pagbabatikos ng mga kritiko sa pangulong o sa rehiming sa pamahalaang Marcos. Well, mga kaibigan, para sa akin, kung kayo po ang tatanungin patungkol po sa isyung ito, ano naman po ang inyong saloobin? Mag-comment lang po tayo sapagkat mahalaga po ang inyong komento. Katulad po lalagi ng ating sinasabi, binabasa ko po yun. At mas lalo pang nauunawaan ko ang inyong mga damdamin. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsubaybay. At sana po mga kaibigan, ay inyo din pong i-follow at sundin po, sundan ang ating Facebook page sa Taong Gala, na kung saan inyo pong nakikita sa screen. Miguel Love, shoutout po mga kaibigan sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa atin katulad ng Team Ayuda Revive. Ayan po sila Tita Miel, Merly Seasons Vlog, si Jevians nandyan, si NSD Official, si Ate Ligaya, si Jancy, and of course mga kaibigan, gusto ko ninyo ipaalam sa inyo, sana po suportahan natin Efren Your Friend, isa pong magandang palatuntunan sa social media na naglalayon na tuklasin ang kakayahan ng ating mga Pilipino sa larangan ng pagkanta. Mega love shoutout po sa lahat ng mga sumusubaybay po ng ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Tayo po ay palaki ng palaki pamilya. Sa muli po mga kaibigan, iiwanan ko po sa inyong katanungan. Ano po ang opinion ninyo dito sa napipintong pagpapalit ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport? Ano nga po ba ang para sa inyo, Manila International Airport o Ferdinand Marcos International Airport? Sa muli po, ako po si Taong Gala, nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihan, always believe in God and always believe in yourself. Mag-ingat po tayo, mabuhay mga kaibigan. The 18th Congress. Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.